Ito ang Honda Click 125i Game Changer. Nasilat nito ang number one spot bilang top-selling motorcycle mula pa noong 2021. Pero marami pa rin ang nabitin. Marami pa rin ang nakulangan. Kaya naman itong si Honda Philippines ay hindi na nagpaawat pa at nilabas na nila ang version 3 nito. At tinawag nila itong Honda Click 125i The Ultimate Game Changer. Ay, motor ko yan! ...125cc single overhead cam single cylinder engine. Ang specs na to ay di na bago sa mga riders, lalong-lalo na sa mga mamaroon. Meron itong max torque na 10.8 Nm at kaya nitong makapag-produce ng 11 horsepower. Ito na ata ang may pinakamataas na HP sa lahat ng 125cc scooter na nagamit ko na. Hindi ko na sinubukang sagarin pa ang top speed dahil sapat na sa akin na alam kong kaya nitong abutin ang 100 kph. Marahil ito na siguro ang pinakamalakas in its class. At kapag malakas, malakas din sa gas. Yan ang kadalasang misconception ng mga mamaru. Honda Smart Technology, yan ang tawag ng number one motorcycle manufacturer sa pinagsama-sama nitong makabagong teknolohiya para makabuo ng isang tahimik, malakas, matipid at tumatagal na makina. Goodbye na sa mga starting system na maingay dahil sa ECG starting system nito. Tahimik nitong bubuhay ng makina na parang junjun mo pag may sexing na padaan. Napapanahon din ang motor na to dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng gasolina. Fuel injected ito kaya bagay na bagay sa katulad kong nagtitipid at gipit na. Meron itong 11:1 na compression ratio. Masyadong mataas ito kung gagawin lang nilang air-cooled ang motor. Kaya ang solusyon? Gawin itong liquid-cooled. During long rides, una pang iinit ang wet packs mo kesa mag-overheat ang makina nito. Di ko sinasabing pangit ang air cooling system. Kaya lang, kung papipiliin mo ako between air at liquid cooling system, I will definitely choose yung mga motor na liquid cooled. Ito rin mismo ang isa sa dahilan kung bakit ang Honda Click 125i ang number one sa top selling motorcycle noong 2021 at 2022. Walang masyadong binago sa disenyo ng version 3 na to. Kasi maganda naman talaga siya. Wika nga nila, why fix it if it ain't broken? Mata ang unang nagmamahal. Kaya imposibleng hindi ka nagandahan sa headlight assembly nito, na malaelyo ng dating. Nakadagdag din sa sportiness ng motor ang bagong disenyo nitong alloy wheels. Sigurado at stable ang bawat high speed at cornering mo dahil sa kombinasyon ng magandang suspensions at mas pinalapad at mas pinakapit itong mga gulong. Sapat na rin ang combi brake system para mapahinto ang isang motor na may timbang na 111 kilograms. Gaya ng dati, ang panel gauge nito ay digital pa rin. Mababantayan mo ang konsumo mo sa gas dahil real-time ang fuel economy gauge nito. May maliliit lang na detalye dito sa Ultimate Game Changer na hindi mo agad mapapansin sa unang tingin. Nagdagdag sila dito ng ilang curbs and lines para mas aggressive ang dating. Gaya nitong sa front and sa side profile, pinanatili naman nila itong maluwang na footboard aka gulay board para may lalagyan ka ng ekstrang luggage. Kritikal ang pagkakaroon ng gulay board dahil hindi kalakihan ang underseat compartment nito. Meron itong 5.5 liters na tank capacity, sakto lang para sa isang 125cc na scooter. 47 kilometers per liter. Yan ang average fuel consumption ko sa motor na to. Magkahalong walwal at chill ride yun. Pwede ka nang mag-Manila to Baguio. Perfect! At para mas perfect ang long ride, dapat meron kang helmet intercom. Gaya nitong Freedtune R3. Ang Freedtune R3 ay isang Bluetooth intercom. But this is not just an intercom. Dahil meron itong built-in camera with 2K video resolution. At hindi lang yan, it can now record quality audio using this external microphone. Wala kang maririnig na wind noise dito dahil quality ang noise cancellation nito. Kaya meron ka ng motovlogging starter pack.
And speaking of motovlogging, available na ang Freetune R3 dito sa Watsons ng mga motovlogger, ang Memory.ph. Upright riding position, magandang suspension at tamang lambot ng upuan. Yan ang hatid sa atin ng motor na to para tumagal ka sa biyahe. Malaking bagay din ang pagkakaroon nito ng built-in USB power outlet. Kaya malabong malobat ang smartphone mo during the long rides. Alam nyo bang localized na dito sa Pilipinas ang Honda Click? Yan mismo ang dahilan kung bakit sa kabila ng mga improvements at naidagdag dito, ay napanatili nila ang mababa nitong presyo. Lugi ka pa ba sa 8,900 pesos na SRP nito? Kung naghahanap ka ng motor na matipid sa gas, Honda Click na yon. Kung ang hanap mo naman ay pang daily commute, go for a Honda Click. Kung panghanap buhay, Honda Click. Malayo ang biyahe, Honda Click. Pero kung bitin na sa'yo ang 125cc at sadyang tumaas na ang skill level mo sa pagmumotor, meron ng Honda Click 160. Pero kung elegant look at riding comfort naman ang trip mo, PCX 160 yon. But that's another with Vernis presentation. Honda Click 125i, the ultimate game changer. Ang motor na pwede sa lahat.